Hello kay Tito Manny Vlog, shout out ha. Tito Manny Vlog. Shout out po Tito Manny Vlog. Ayun, shout out po sa inyo. Salamat. Solid supporter ni Idol Pal Santos Matubang. Ayun, Tito Manny Vlog, paki-subscribe. Yun po, no? Ayon po kay Ate Melissa, eh, may mga tao po palang nanggugulo sa kanya doon po sa kanilang lugar, no? At parang pinag-iinitan po siya doon sa kanilang lugar. At mayroon po isang lalaki na parang ginagawa po siya ng parang kawalanghian, no? Pag-uusapan po natin yan, pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Mga kapatid, mga hermano, hermana, kung saan man po kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, mag-iingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking mga video reaction. Ganun din po, patuloy po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Adna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy po tayo makatulong sa kanila at hikain sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. At ayun na nga po, no, nag-usap po si Kalinga Prab at si Ating Melissa at parang napag-usapan nga po nila tungkol po doon sa problema ni Ating Melissa. Meron nga po sa kanya ng gugulo, no, at parang gusto ni Ating Melissa lumipat na po sila ng bahay, no, para makaiwas po sila doon sa mga taong nang gugulo sa kanya. At ito po yung suggestion natin, pero bago po yan, ito po yung video, panoorin po natin. At nang sa ganun, makapag-comment din po kayo kung ano po yung dapat na gawin ni Ate Melissa, no? Kung ano pong nararapat, kung aalis po ba siya doon sa kanyang bahay o mananatili po siya doon sa kanyang bahay. Ito po yung video. Sobrang hirap na yun, pinagdadaan ng kaporo. Maritis. Minamaritis ako sa paligid ko, ang dami. Lalo na yung nagsasabay sa akin, nakikisakay sa tadyang. Sabi niya, kakit niya pala, ako. Tapos pinagkakalat na, kabit mo daw siya? Opo, pinagkakalat niya ako na, kabit daw niya ako. At ba, pogi ba kayo? Pogi? Hindi man po pogi, wala nga po kaamor-amor sa buhay. Tapos, wala nga po kuya, wala siyang kaamor-amor sa buhay. Bakit ipagkakalat niya ako ng ganun? Mabuti pa siguro sa sunog, baka na naman pasabay-sabay. At binibigyan pala nila ng kahulugan. Kaya nga po kuya, kaya nga po nagalit ako. Sabi ko hindi ko na alam kung saan nabaga ako lugar. Mm-hmm. Bakit ganyan yung ginagawa nila sa akin. Na ano po yun, nasabay po yun. Kasi minsan, gabi na ako nagkaka-uwi, ganoon na ako sa kapatid ko. Kasi minsan, nakikita niya ako, nasabay siya sa pantyak. Hindi ko alam na gano'n ang ginagawa niya sa akin. Nalaman ko lang kahapon lang. Grabe yung ginawa sa akin, pinagkakalat niya na may relasyon kayo. Kabit ko daw siya. O yun po, narinig at napanood po natin yung sinabi po ni Ate Melissa na may problema nga po siya. At ang problema niya po ay yung parang yung mga tao na nagmamaritis sa kanya. No? Yung mga kapitbahay niya po na patuloy siyang pinagchichismisan. Eh talagang problema po yan kasi kung wala naman pong katotohanan yung chinitismis sa kanya talagang medyo masakit, no, masakit sa damdamin at pwedeng maapektuhan ang health niya ni Ate Melissa. Matatag pa nga ito si Ate Melissa kasi kung sa iba-iba yan talagang bibigay na, kung lalo na kung yung parang lahat ng kapitbahay niya, no, na nakapaligid sa kanya walang ginawa daw kundi talagang siya pagchismisan. Talaga nga namang masakit, no? Masakit sa damdamin yung ginagawa ng kanyang mga kapitbahay na patuloy na nagchichismis sa kanya na wala namang katotohanan. At nung nag-livestream po si nag-live po si Kalinga Prab, parang napag-usapan po ito . Marami po ang nag-comment na nagsasabi na lumipat na lang daw po ng bahay si Ate Melissa. Pwede na rin naman po yung ganun, no? Pwede naman din po siyang lumipat ng bahay. At parang si RP Max Vlog at saka si Julie Paunil. Shout out po RP Max Vlog.
At ang July Paunil yan po ay mga magagaling na reactor at mababait na mga charity vlogger. Pakisuportahan po natin, RP Max Vlog at July Paunil. At yun na nga po, no? Parang ang suggest din po yata nila eh, parang palipatin na lang ng bahay itong si Ate Melissa, no? Para sa ganun eh, makaiwas po siya sa mga ganitong klase ng buhay, no? Yung parang pinagkichismisan po siya, no? At makaiwas din po siya dun sa mga taong nakapaligid sa kanya, ng mga dismosa. Pwede naman po yun, no? Pwede din naman po yung suggest na yun. Pero pwede rin naman pong ipabarangay niya muna. Di po ba? Ilapit niya sa barangay itong mga taong ito. Kasi kung naapektuhan na po yung kanyang health, eh pwede po, lalo na kung hindi na po siya makatulog, hindi na po siya makakain, dahil po sa ginagawang chismis ng mga taong ito. Eh may action po dyan, no? Para sa ganyang sitwasyon, no? Parang pwede pong magkaso, no? Pagka ganyan po ang ano, yung naapektuhan na po yung katawan. Pwede po yan, ilapit na po sa barangay nang matigil na po yung mga yan. No? At siyempre, yung bahala na po ang barangay nang gumawa ng action sa mga yan. At kung hindi po makuha ng barangay, eh, parang itataas po yan. No? Ibig sabihin, eh, pwede pong ikaso na. Parang ganun po ang mangyayari dyan. At tungkol naman dito po sa kinikwento niya rin na lalaki, na ang sabi niya nga po, eh, parang ipinamamalita na siya ay kabit daw po nito. Tinanong nga po siya ni Kalinga Prof kung pogi daw po eh. Yan sabi nga po niya eh, hindi naman daw po pogi at wala naman daw pong kaamor-amor. Lasinggero pa daw po at wala naman daw pong trabaho yata. At mayroon pa pong asawa. Kumbaga eh, galit si ano, no, si Ate Melissa dun sa lalaking ito kasi gumagawa nga ng issue eh. Na para pag-dismissan po sila eh. At sabi nga po sa akin ni Rondy TV mo eh, nung nagkausap po kami eh. Baka daw po bakla itong lalaking ito. Yan po, sabi ni Rondy TV mo, no? Bakla daw po yung ganyang klaseng lalaki. Kasi, shoutout sa iyo, Rondy TV mo. Yan po, kasama namin sa Team Kabalikat. Ganoon din po si Rom Aboy, no? Parang nasabi din po ni Rom Aboy na ito daw po mga itong klaseng lalaki. Parang bakla daw po, no? Pakisuportahan po natin, Rondy TV mo at saka Rom Aboy. Yan po yung mga kasama namin sa Team Kabalikat, talaga nga namang napakalalaki ng mga katawang ito. Katawan ng mga taong ito, no? shout out sa inyo, no? At yun nga po, no? Sabi nga po nila, galit sila dito sa lalaking ito, dito sa patuloy na gumagawa ng issue, no? At ito daw po ay hindi lalaki, at bakla nga daw po ito. Kasi kung ito daw po ay lalaki, totoong lalaki, eh, hindi daw po ito magchichismis, parang itatago niya, no? Itatago niya po yung ganung mga bagay. Totoo naman po yun, di po ba? Dapat eh, kung totoo man po yung ganun, eh, dapat sinisikreto po yan kung siya eh, isang tunay na lalaki, di po ba? Pero ang ginagawa niya po eh, wala naman pong katotohanan, sabi natin muli siya eh. Gumagawa pa po siya ng mga issue-issue na mga ganyang mga bagay, ha? At talagang siyempre, masakit po yan kay Ate Melissa kasi wala naman pong katotohanan. Yan po ay pwede niya rin pong ipakulong yan, yung taong yan. Kasi wala naman pong katotohanan yung kanyang mga pinagsasabi eh. Eh, patuloy po siya sa ganyang-kanyang ginagawa. Yan nga po, sabi nga po ni Rondy TV mo at saka ni Rom Aboy eh. Yung ganyan daw pong klaseng mga lalaki eh, bakla daw po yan. Marahil bakla nga po yan. Napakawalang yan naman ang lalaking ito, no? Si Ate Melissa pa ang pinili na istorbohin, no? At gawan ng kalokohan. Eh, napakabait po ni Ate Melissa. Wala naman po itong ginawa, kundi intindihin ang kanyang pamilya, no po? Gabi pa lang, eh, nagtitinda na at natatapos, eh, tanghali na. Di po ba? At pag-uwi niya, eh, sa halip na matutulog na lang siya, eh, meron pa mga ganitong bagay na parang maririnig siya, no? At parang naikwento niya po nung una, eh, hindi lang po sa labas, no? Kwanta may parang may pumasok pa po sa bahay nila na lasinggero na parang kamag-anak po nila na galit po sa kanya, no? At ginugulo po sa kanya. Ginugulo po siya. Yun po, pwedeng-pwede niya pong ipakulong yung mga taong ito, no? Trespassing po yung ginagawa sa kanya. Sana eh, action na lang ni Ate Melissa, pabarangay niya. Ang lahat ng pumipirwiso sa kanya eh, ipabarangay niya ng ma-actionan ng barangay. Pero para sa akin, eh, huwag po siyang lilipat, no? Kasi sayang naman po yung kanyang bahay, napakaganda. Baka naman po naiingit lang itong mga taong ito sa kanya.
Kaya po siya eh, ginagawa ng kasiraan sa ganun eh, iwan niya po yung kanyang bahay, no? Tapos pag iniwan niya po eh, yan siyempre eh, bibilhin po sa murang halaga. Eh, hindi naman po siya pababayaan nila Kalinga Prab. Siyempre eh, nandiyan po sila Kuya Val Santos Matubang na lagi naman po siyang tinutulungan. Kung yun nga pong anak niya, eh, nakuha niya po ano, dahil sa tulong nila Kuya Val Santos Matubang. Eh, ito pa po kayong mga ganitong issue ang hindi maayos, no? Pwede po itong ilapit sa barangay, Ate Melissa. Ilapit mo po sa ati sa barangay nyo nang matigil na po yung mga yan. At pag hindi pa po tumigil yung mga yan, eh pwede pong sampahan, no? Nang mas mataas kaysa sa barangay. Kaya yun po, no? Ang aking suggest, no? Gawan muna ng aksyon sa barangay. At pag hindi pa po kaya sa barangay, eh pwede pong itaas, no? Itaas ng ibig sabihin eh pwede na po siyang magkaso, pwede na po niyang idemanda, no? Yung mga taong ito. Kaya lang siyempre medyo may gastos, no? Pero yung attorney po na kunin niya, yung sa PAW, yung sa mga government, pwede naman po siya kumuha ng mga attorney sa mga ganun eh para walang gastos masyado. Pag lumipat po siya ng bahay, magre-rent po siya. Di po ba magre-rent siya? Buti po sana kung pagbinenta niya po itong bahay niya eh kung may bibili po kaagad, no? Eh paano po kung ayaw pumayag ng kanyang mga kapatid o kanyang mga magulang? Siyempre pag binenta po yung bahay, eh, kasama po yung lote. Di po ba? Medyo may ano po yan eh, may mga usapin po yan. Lalo na kung yung lote hindi naman po nakapangalan sa kay Ate Melissa. Eh sino naman po ang bibili ng ganun lang na wala naman po sa pangalan yung lote, di po ba? Di po ba? Karamihan naman talaga ng bago ka bumili, titingnan mo muna yung title ng lote kung talagang nasa pangalan ng nagbebenta. Kaya mahirap din po yung suggest na ibenta na lang yung bahay. Hindi po ganun kadali yun. May mga ano po yan eh, may mga proseso po yan eh. Kaya mangyayari po niya kung sakaling lilipat si Ate Melissa eh, magre-rent po siya ng bahay. Medyo gastos na naman po yan, no? Kaya ang dabis po dito, ilapit niya muna po sa barangay ang usapin na ito. Nasa ganun eh, maaksyonan po ng barangay. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po si Tito Manny Vlog na nasasabing God bless you all. Diyos mabalos. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang. Okay po natin, Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog. Nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads.